everyone, magandang araw sa inyo. I hope na nasa mabuti kayong kalagayan kahit na nasa panahon tayo ng pandemya. Ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-multiply gamit lamang ang ating mga daliri. Kung gawin ang vlog na ito kasi na-inspire sa anak ako sa kanya kasi marunong na siya, tinuturuan kasi siya ng tita niya. Kaya naisipan ko rin i-share ito sa inyo. Bahay lang kayo o kahit yung lalong-lalo na yung mga bata, yung mga estudyante natin na hindi pa nakapag-aral dahil nga sa pandemya na dinadaanas natin ngayon, eh kahit nasa bahay lang sila ay meron din silang matutunan. Kahit na yung mga matatanda. Kasi mostly sa atin ay hirapan mag yung mga numbers na 6 hanggang 9. Mahirap yun i-multiply. Oh. Lalong-lalo na kapag tatanungin ka 7 times 9. O, oh, diba? Mahirap yun. Kaya ito, magiging sisiw sa kanila kapag marunong sila sa technique na ito. Huwag na nating patagalin. So, I hope mayroon kayong matututunan sa ating video tutorial. Okay, so ito na nga guys, ito yung hindi ba masyadong makikita. Okay, ito yung right hand ko, right fingers ko, yung walang mga sulat. At ito naman yung left fingers ko, no, yung sinusulatan ko. Pasensya na, medyo madumi kasi tinatry kong sulatan siya gamit ang Pentel pen, kaya lang wala na palang ink. So, para lalong maintindihan. Okay, sige, umpisahan na natin. For example, ito palang mga numbers na katapat niya, pareho sila ng numbers, no? So, ito yung 6, itong 7, silang dalawa na fingers, 8, 9, at saka 10, itong mga thumb natin. Okay, so yan na nga. Ang gagawin lang natin, kung ano yung numbers na magkatapat, ay ika-count natin yon by 10. Bawat daliri. Tsaka yung sobra ng mga daliri, yun ang imu-multiply natin. Halimbawa, 7 times 9. So, alin dyan ang 7? Ito, itong ring finger natin. 7 sa left hand mo, 7 then 9. Diba? Daliri lang naman ito bawat kamay natin, so since nag-excess siya ng dalawa, kaya 1, 2, so ito yung sobra sa 7, diba? Para hindi na lang kayo malito, basta itong little finger natin, ito yung 6 at saka ito yung 7. So, 7 times 9. Nasaan ba ang 9? Ito. Itong malapit sa... So, ganyan siya. So, ilang daliri ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Since bawat daliri ay nagka-count ng 10, so 60 yan. 60, tapos ilang daliri ang sobra? 1, 2, 3. 3 sa left hand ko, at saka isa sa right hand ko. So, imumultiply mo yan, 3 times 1 is 3. Diba? So, ilan lahat? Anong sagot ng 7 times 9? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Plus 3, yung minumultiply mo, so 63. 7 times 9 is 63. Okay, another. Isa pang example, kapag tinatanong ka halimbawa ng teacher mo, okay, 8 times 8, tapos gulat na gulat ka kasi hindi mo memorize yung multiplication table. Pero kapag marunong ka nito, so, bilangin mo lang yan. Ito, 6, 7, 8. 8 times 8, ano yung katapat niya? Itong middle finger.
So 8 times 8, ilang fingers ba yan? Mula sa 8 pababa. So merong 6 fingers lahat. So all in all, yan ay 60. 60 na yan. Tapos itong natitirang fingers mo going up sa iyong thumb. 1, 2, 3, 4. So 2 times 2, kasi dalawa sila, bawat kamay mo, dalawa sa right hand mo, merong dalawang daliri. Sa left hand mo rin, meron kang dalawang daliring natitira. So 2 times 2 is 4. So ang sagot is 64. 8 times 8 is 64. Okay, diba? Madali lang. Another, ito pang isang halimbawa. 9 times 9. So nasaan ang 9? Ito sa yung index finger bang tawag nito? Index finger. So 9, 9 ito, 9 din to, 8, 8, 7, 7, 9. So ilang daliri lahat ang nagkatapat? Meron kang 8 na daliri going down. From the top going down, meron kang 8 na daliri. So that means yan ay 80. 80, tapos merong natitira dito tig-isang daliri mo, tong thumb times 1 is 1. Kaya, ang sagot ng 9 times 9 is 81. Okay, sana ay nakuha ninyo, no? Another example, para mas maintindihan nyo talaga. 6 times 8. 6 times 8. Okay, ito yung 6. Si 6 ito. Tsaka si 8, ito si ring finger. Itugma mo yan. Okay, tugma mo yan. No, middle finger pala. So, 6, i-count mo galing sa nagkatugmang daliri pababa, no? Kung ilang daliri niyan. So, meron tayong 4. 1, 2, 3, 4. So, yan ay 40. 40 ang equivalent niyan. Tapos, ilan yung natitira? Yung hindi nagkatapat. Sa right hand mo, meron kang dalawa. Sa left hand mo rin, meron kang 4 na finger. Okay, so i-multiply mo yan. 2 times 4 is 8. So, 40 dito sa nagkatugma pababa. 40 plus 8, 48. No? Ang sagot ng 6 times 8. Okay, ito, last na halimbawa. Last example ko na to. 9 times 8 or 8 times 9. So, bilangin mo lang nasaan yun si 8. Ito, si middle finger. Tapos, nasaan si 9? Ito si 9 sa kapilang kamay mo. So, ilan silang daliri mula sa nagkatugma pababa? Ilang daliri lahat yan? How many fingers? So, 2, 4, 6, 7 fingers. So, that is 70. Equivalent to 70. Ilan naman yung fingers na hindi nagkatapat, yung nasobra? Isa dito sa right hand mo at dalawa sa left hand mo. So, i-multiply mo yan. 1 times 2 is 2. So, ilan lahat? Anong sagot ng 8 times 9? So, ang sagot ng 8 times 9 is 72. So, ganun lang kadali. No? Ganun lang kadali mag-multiply gamit ang ating mga daliri. I hope guys, meron kayong natutunan sa aking tutorial ngayon. And sana ito ay makatulong sa inyong mga anak, sa inyong mga kapatid, sa ating mga kabataan. So, yun na nga guys. Napakadali lang, di ba? So, sana ay ituturo nyo ito sa mga anak nyo o sa mga kapatid nyo para rin naman matuto sila at hindi na sila nahihirapan mag-multiply. Tsaka gamit din ito kapag kayo ay nag-negosyo. Pag-tipin na, madali lang. Mag-gamit din ito. Ano ba yung ulit-ulit? Okay, so yun lang. I hope nakatulong ito sa inyo at saka kung okay ito sa inyo, itong video tutorial ko, please
YouTube channel and comment down below. And of course, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat!